Kamusta mga kakuya and welcome back sa ating channel. Lesson 21 tayo ng ating lesson tungkol sa iPhone and iPad repair. Ang nakikita natin ngayon sa ating digital microscope ay isang iPhone 6S na unit. Ang lesson na ito ay tungkol sa iPhone turns on with black screen issue. So malaki ang chance na kaya black screen yung problem ng isang unit ay hindi dahil sa startup circuit. So napag-aralan na natin ang tungkol sa startup circuit, ang problem ng isang unit kaya nagto-turn on siya pero black screen lang yung nakikita natin sa kanya ay nasa may lugar ng tinatawag na LCD connector. Sa iPhone X may tinatawag na OLED display connector, pero sa mga lower version ng iPhone may tinatawag na LCD display connector. So yung nakikita natin ngayon sa ating microscope dito sa may part na to, ito yung tinatawag na LCD screen display connector. So maaaring dito sa mga pin na ito at sa mga assembly components na related sa pin ng LCD connector na andun yung problem ng kaya bakit black screen lang yung unit. So unang step na gagawin kapag ganito yung problem, cosmetic check muna tayo. Sa cosmetic check na tinatawag ay meron tinatawag na water damage indicator. So may sticker dito na nakaka-indicate. Kapag nagpula yung sticker, ibig sabihin na water damage yung unit. So sa pagkakataong ito, wala namang water damage na naging problema yung unit na iPhone 6S. Malalaman natin na water damage yung isang iPhone kapag yung sticker niya is naging pula yung kulay. So sa pagkakataong ito, kung mapapansin natin sa digital microscope natin, kulay puti lang siya. So ibig sabihin, hindi siya na water damage. Maaaring ang unit na ito, ang naging problem niya, related component sa LCD display connector. Kung wala sa mismong pin, ay maaaring nasa may related component sa LCD screen display connector. So, i-check natin yun isa-isa. Unang-una sa lahat, kung black screen ang problem ng unit, pero may power, nagpa-power on siya, basically, ang solution is magre-replace tayo ng LCD. Ang LCD ay connected sa J4200 display connector katulad ng pinakita natin kanina. Kung sakaling ang problema ay LCD mismo, yun ang una natin papalitan. Ngayon, kung wala naman siyang problem, dito tayo magre-rely sa tinatawag na display connector. Sa iPhone 6S, ang display connector niya is J4200 display connector. May mga related components sa pin nito, doon tayo mag-check ng problem. Gagamit tayo ng diode mode para using digital multimeter or digital multimeter para malaman natin yung problem na related dito sa pin na to. So kapag alam na natin yung problem, halimbawa sa block diagram ay may mga related na pins. So kung halimbawa ang problem ng isang pin ay nasa pin 1, meron tong tinatawag na coil or inductor coil. May mga related components din na malapit sa kanila. Halimbawa, itong C4023 na capacitor, kung ito yung problem, ito yung papalitan natin. Minsan, kaya walang display or black screen lang siya pero may power on. Nasa related components lang ng pin ng J4200 display connector yung problem. Kung magda-diode mode value tayo, be sure na hindi naka-power on yung ating unit. And then, hahanapin natin yung related components. Halimbawa, nasa pin 1, ang diode value niya is 590. So, pag bumaba siya ng 200, ibig sabihin may problem yung related components na nakakabit sa may pin 1 ng display connector. Kapag ganun, papalitan natin siya. Baka yun ang nagiging sanhi ng black screen ng isang unit ng isang iPhone. So ganun din, halimbawa pin 3, meron diode value yung pin 3 na 447. Kapag mas mababa sa 447 yung nakuha natin diode
value sa ating digital multimeter, papalitan natin ito ng components na parehas, or pwede tayong kumuha ng components sa donor board kapag ganun ang problem. May ibang method din na pagte-trace para matrace natin yung problem sa isang display connector. Halimbawa, kung wala siyang, kung black screen lang siya pero nagpa-power yung unit, gagamit tayo ng tinatawag na voltage injection. Sa voltage injection ay, or short killer na tinatawag, kung ang unit ay merong 3.7 to 4.2 volts, ang seset natin sa voltage injection natin or power supply ay let's say kalahati lang ng 3.7, pwedeng 1.5 volts or 1 volts. Tapos iseset natin yung ampere niya sa 2 ampere. Magre-react na yung mga related components na malapit sa pin ng display connector. Sa ganung pagkakataon, malalaman agad natin na yun pala yung problem kung bakit black screen yung unit. Halimbawa, magbo-voltage inject tayo dito sa related components sa pin ng display connector. Ang kabilang linya ng, or kabilang probe ng voltage injection natin or RPS or regulated power supply, yung negative niya ilalagay natin sa ground. Ang ground niya, yung common ground niya, itong mga katulad nitong bilog na to. Ayan, yan mga common ground siya. Kaya marami siyang pinapakita sa block diagram or sa bitmap. Kasi siya yung may pinakamaraming, kumbaga, common siya na makikita natin sa isang board. So, doon natin lalagay yung negative probe natin. So, kung ang related components nga na tinatawag dito sa pin ng display connector, halimbawa sa pin 1, ay suspect siya natin ito. Madali siya magre-react sa short killer or voltage injection natin. So, malalaman agad natin na ito yung problem niya. Kasi sa tulong ng rosin flux at rosin dispenser, a-applyan natin siya ng rosin flux and rosin dispenser. Tapos saka natin susupplyan ngayon ng voltage. Magre-react ngayon itong related components dito na may problem. So sa ganung paraan, mas madali natin madidetect yung problema, kaya black screen yung unit. At kung halimbawa na gawa na natin ng paraan yung unit natin, ibabalik na natin sa dati. I-assemble na natin yung unit at itetest na natin kung magiging okay na ba. Kung magpa-power on na siya, magiging okay na ba yung display screen natin. So, sa ganung paraan, na-solve natin yung problem. So, yun lang mga kakuya, ang pwede natin maging procedure sa may power yung unit pero black screen yung display niya. So, dun lang tayo mag-check. Malalaman agad natin yung problem niya sa mga procedure na nabanggit natin. So, yun lang, and kita tayo sa next lesson. Maraming salamat.